Landaki pala na ito. Pag nandun tayo, kala mo parang lang, kasi laka lang ng mesa. Kala mo late lang, no? Ayun na nga, mga nubwits! Kasama ko ngayon si John, tsaka si... yung friend namin to, si Hyman. So si Hyman, musician din yan. Kaya pansin nyo, laging kasama namin musician kasi mga musicians kami. So to si Hyman, medyo bago-bago rin din nagbabike. So ngayon, ang rakad namin ngayon, pupunta kami ng sa may Buscos Dam. So first time ko lang din makakarating doon, pero medyo baliktad ang ikot namin. So usually, pag pupunta kami Bulacan ni John, doon kami sa kabila, sa may SJDM ang taan namin. Pero ngayon, magmamakar tour kami. So parang loop na rin to. Bulacan loop. So yun, samahan nyo kami. Woo! So plano namin, lulus kami somewhere in Tandansora. Ay man, 29 ba yan? 29er. 29 yan. Oh. Ito pala ang sitwasyon ko ngayon. Lugi pala ako sa dalawang taon. Alugi pa mag 29er, lugi? Hindi, naka 27.5 lang. Actually, 26 yung gulong ko ngayon. Si kaya ano? Medyo lugi ako sa... Si John? Sa mahabaan. So si John, dala niya yung 29 niya. And then to si Hyman, dala naman niya yung 29 niya din. So yun nga, lugi ako sa pedalan ngayon dahil naka 26 lang yung gulong ko ngayon eh. So, pinapasiklaban kami ngayon ni Hyman. Tuloy natin. Malalaman natin yung lakas na ito ni Hyman. Kasi medyo ilang buwan na rin itong nagbabike eh. So, ibig sabihin, may power na to. Anong meron? Ayun, community pantry. Ano to? Community pantry ba pinipilahan yan? Mm-hmm. Well, buti na lang may mga ganyang community pantry na nakatulong yan sa mga kapos. Ba, kapot-pot pala to si ano? Pause na yun. Kapot-pot pala to. Napaus na eh. Oo nga, no? Tawid tayo dyan. Oo, oh, didiretso tayo dyan. Fairness naman ngayon sa Tandansora na... Gonda, no? Ang smooth ng daan eh. Hindi masyadong bako-bako kahit pa paano. Tapos onti sasakyan? Oo, tsaka konti. Lumipad tayo mga bila eh. Pakalinggo. Sabag. Isa rin yun. Tinigasan ko talaga gulong ko ngayon eh. Kasi yung ganito, ramdam ko to lahat. Hindi nila binubungkal eh, kinakahig na lang nila eh. Oo nga eh. So yan, overpass kami. Gawa ng mahirap tumawid dito, mabibilis yung sasakyan dito sa may Mindanao eh. Uy, in fairness, ayos na yung kalsada dito. Paos-paos ah. Malakas, paos. Na ano yun? Nalamigan lang yan. Nabuso yung goma. Nalamigan yung pot-pot mo ah. So nakita, ngayon parang nakita. Yung mudguard na ba yan? Matagal oo, na. Nilipat ngayon ko. Lang yan, di ba? Kagabi, di ba umulan? Nalipat ko, baka talsik ah, so, kahapon, kalalagay mo lang yan. Mukhang di na ito, babalik nun muna. Mukhang sakto naman dyan sa 29 eh. Oh, sakto, mababa lang kasi small yung frame. Ang baba kasi nung... Kinakabitan. Sakto yung ganun niya eh. Yung seat stay ang baba eh. No? Nakakagulat tong tropa namin. Tinatrangkohan kami. Pagdating sa Valenzuela, ako nasusunod sa inyo. Huli ko kayo nakita nung ano pa? Nung mab, rock mab. Sabi ng mga office mate ko nun,
Bakit puro ikaw yung nasa picture? Kilala mo yata yung photographer. Ay, ang dalang dami yung picture eh. Oh. Kailan pa ba yun? Ano bang month yun? 2019 yun, di ba? December 29, mga ganyan. December, oh, 29? Oh. 2019, di ba? 2019, bago oh. Mag-pandemic talaga eh. Oh. So, may mga news na, pero nasa China pa. Nasa Wuhan pa lang yung ano. Nagpunta mga ako ng ano, Chinese New Year ng January. Oo nga, ano. So yun yung last na masaya kasi may tugtugan pa. Tapos after noon, saglit na lang, dalawang buwan, wala na, bye-bye. Nagplano ng mga next ano, Rock Mob, pang susunod na taon yung 2020. Oo, tapos wala nangyari. Hindi natuloy, oo. Hindi natuloy. Anyway, nandito na kami ngayon sa Baysa. Kalookan to, di ba? Ha? Di ba Kalookan ng Baysa? Baysa, Quezon City? Alam mo, Kalookan to. Kalookan ba? Talagang hindi marunong sa lugar eh. Anyway. Oo, Kalookan. Ayan si ano. Oo, Kalookan. Eh, tapos, ang lusot namin ay... Valenzuela. Uy, doggy! Sarap, buti umalis kami ng maaga. Pero actually, dapat ang alis namin is 4. Kaso hindi nagising si Ayman eh. Isang oras na kaso dyan dun sa antayan nila. Kasi natawagan si Ayman. Tunog pa, nagising lang daw sa vibrate ng phone. Hindi ka na mababahan sa upuan mo? Oo, feeling ko ang baba eh. May tasiklista oh. Parang mababa ang upuan ko. Mamaya tataas ko. Ngayon ko na nakita yung One Mall eh. Lakas ni Hyman ah. Hanggang kailan kaya siya tatagal? Malalaman natin. Ito muna tayo. Hapya. Karuhatan. Diretso ba tayo o liliko? Diretso, diretso. Yung pinakalas, MacArthur Highway na yon. Ah, so yung dulo na niya. Ay, yung last na tawid. Oo, oh, yun. Yeah, ito yung sinasabi kong dadaan sa yari ng tulay. Ah, okay. Nice. Ah, dito meron? Oh. Okay. Hindi ko alam to ah. Alam. Mga lisutan ni Juan eh. Nasa fire station na tayo ng Valenzuela. Anyway, dahil nasa MacArthur Highway na tayo ngayon, ano na to? Umay na patag! Ang dahil siklista oh. Mga roadies. Pabalik ng Fairview, saan ang daan natin sa Bulacan? Norsagaray. Norsagaray, ah okay. Norsagaray. Marilaw na. Marilaw. Hindi ko alam kung si Ayman nasa likod, pero... Sana nasa likod siya. Pag maiiwan eh. Pero isang diretso lang naman to. Alam naman niya yan. Nag-park muna kami. So ilang kilometers pa tayo? 23 pa. 23 kilometers? Saan ang kaya? Dito yung maputik na daan dati. Ay, maputik? Oo. Mukhang inaayos na nila eh. Inangat yata nila. Mukhang gawawaan eh, no? Ngayon lang ako nakarating dito. Ah, talaga ba? Oo. Arayat, nakarating ka na? Pupunta tayo ngayon dun eh. Dog lang. Budol pala daw. So, lumipo kami somewhere nung hindi ko lang maalala kung ano street to. St. Lawrence Street. May ilang kilometers pa itong tatakbay namin. Siguro may mga 15 pa siguro or 17. Ano nga, may dyan na natin. Dumaan na tayo dito. Dumaan na tayo dito? Tayo nila, Mel, gabi. Doon tayo galing, oh. Pero gabi. Oo, gang-tanggap. Ah, pauwi. Oo, gang-tanggapan. Sabi ko na eh. So, dumaan na pala kami dito. Pauwi kami galing Gapan. What's up, mga kapadyak? Ibang channel yan! Woohoo! Sarap! Medyo mainit na. Hindi pa sobrang init. Oh, okay lang. Ayop. Medyo mahangin pa kasi din. Woo! Lakas ni Ayman! Lakas matulog. Mga
maaga ko pa naman nagising. Alas 2, gising na ako. Ako alas 3, sakto. Hindi na ako nakatulog ulit eh. Bago makatulog ako, hindi ako magising. Ang hina nung alarm ko, kaya hindi ko narinig. Tapos kaka-vibrate niya, umurong malapit sa akin. Sa higaan. Dalawa na kaming tumatawag sa'yo. Oh, dalawa. Eh. Dalawa yung missed call. Tapos doon ko na, ano, sorry. Ngayon lang nangyari sa akin to. Normally, ano ko manong 4. Ganyan. Inagmarila kaya ako 3. Okay lang yan. Normal lang yan. Okay lang yan. Nangyari sa amin yan. 3 a.m. 3 a.m. dapat yung labas namin. Umalis kami alas 6. 3 a.m. Sang oras. Atrasado sang oras. Buti nakaayos na yung bike ko noon. Nag-ano lang ako. Nagpipilyo lang ako. Nagutom ka na ba? Ha? Nagutom ka na? Gutom? Oo. Kaya pa naman? Kaya pa. Lapit na. Mga 30. Charot. So yan, mag-Alpha Mart muna kami kasi sila may dalang lalagyan ng tubig. Ako wala. Alam mo, buti. Kahit mainit, malamig pa rin yung hangin. Oo. Yay! Scary! Yung mga ganitong lugar, medyo masarap dumaan. Probinsyang probinsya. Wala masyadong sasakyan. Ang nakakatakot lang, pag may dumaang sasakyan, malalaking truck. Medyo sakto lang sila dito sa daan na to. Ang ganda oh. Uy, sarap. Sarap magbike. Dito ba tayo dumaan yung ano, pauwi? Oo. Ah, okay. Kung galing kaming Gapan, dito pala kami dumaan. Kaso, hindi ko nakita yung itsura nito. Kasi gabi. Nabudol ako ng mga master. Budol? Alam mo yung tadaanan natin eh. Hindi namin siya binudol ha. Sinabi namin kung saan yung daan. Disclaimer lang ha. Hindi namin siya binudol ha. Disclaimer lang. Pero at least hindi pa masyadong mainit. Oh. Mamaya pa yan, feeling ko mamaya pa yan eh. Ngayon alam ko na kung bakit ang mga kalabaw itim eh. Kasi lagi silang bilang. Ang logic yun. Sobrang no. Bakit yung mga baka? Puti. Oh. Ayun, so sa mahabang andan na yun, sa mahabang dinaanan namin ngayon, hiligo tayo somewhere sa... Ano ba to? Ito pala tandaan, Casa Joaquin. Hindi ko lang maalala kung anong street to. I mean, hindi ko alam kung anong street to. Ayan, so... Ah, ito na pala eh. So, ito yung Bustos Dam Eco Park. Okay, pasok na kami dito sa may, ano, Eco Park ng Bustos. Hindi, tatlo na po. Ah? Oo. 15 pesos po. Ah, lima isa? Oo. Ah, okay. Lima isa? Ha? Lima isa lang po. Ay, kala ko 15 isa. Kala ko 45. Pwede naman kung... So, thank you, sir. Diba? So, kailangan yung magbayad ng entrance. 5 piso isa, no? Oo. Oh. 5 piso. Nagulat kami, kala namin 15. 5 piso isa. Uy, ibon. 5 piso isa lang. Wow. Napakamura ng entrance. Ayun yung mga ano. Yung mga triangle. Mga square. Ito yung reward sa pagbabike eh. Diba? Napagod ka sa init, sa patag. Tapos, pagka yung maganda na yung napupuntahan mo, parang, oh, diba? Oo, oh, parang mabawi eh. Nawawala. Pababa talaga. Nawawala yung pagod mo. Ah, pababa talaga din, pre. So, itong inaagat natin, hindi ito dito. Hindi, meron din dito. Ngilay-ngilay muna tayo. So, ano mga naiisip niyo sa buhay ngayon? Bawal maligo. Bakit nandun sila? Hindi. Bawal maghugas. Tsaka ng mga sakyan. Ah!
Pero pwede maghugas ng tao. Kasama na bike doon, no? Ay, naka. Huwag sanang umapaw bigla. No, parang napaka-imposible, sobrang init eh. Para biglang umapaw to. Unless biglang buksan, marininig naman siguro namin pag bubuksan siya. Hindi, tsaka sinisipat nila yan kung ano. Kung magpapakawala. Oo, oh, magpapakawala sila kung may tao or meron. Pero usually, magpapakawala lang naman sila pag malakas ulan. Oo, may bagyo, nag-cover daw. Gaya nung November, yung sunod-sunod yung bagyo, may Ulysses, may ano. Ganun ang nangyari doon eh. Malamang. Tatlong bagyo magkakasunod, umapaw yung ano. Sana nagdala tayo ng pamingwit. Oo nga. Tapos, lunch na rin, no? Inihaw na. Hindi, iuwi mo. Iuwi mo. Kasama ng mga hito. Magalaw-galaw dito. Ano yung ibon yan? Tagak? Tagak. So yun, nakita nyo yung mga usok na yan, ano, mga nubwits. Diyan kami talaga mag-iihaw. Niready na nila. Inihaw na. Wak. Sira ka, ulo ka. Mapagalitan tayo ng mga taga... Ang dinner. Dito natin picturean yung mga bike. Dito natin picturean yung mga bike. Sarap, tumenga. Ay, di ko kinuha yung phone ko. Balik. Bloopers eh, no? Iniwan ko yung cellphone ko doon. Paano akong magpipicture? Pero may mga cellphone naman sila. Makikigamit na lang ako ng cellphone. Ay, hindi ko makakababa. Doon, no? Saan? Doon? Di ba? Doon, tapos doon. Layo. So, ayan. Medyo... nagwa-wander kami. So, ayan. Ito yung mga square-square dito. Amazing. Kaya mo yan! Di ko kasi mababa. Umupo ka sa baba. Kamapa ka dun, oh. Kaya mo yan. Abot mo. Yung kaliwa kong tuhod kasi... may masakit. Yeah, no, Lord. Nice. Yan. Lan, laki pala na ito. Pag nandun tayo, kala mo parang lang, kasi laki lang ng mesa. Kala mo lit lang, no? Tig, ngayon lang. Ngayon, nung bata ko, inaakit namin, La Besa Dam. Alam yung mga batang palaboy dahil. Mano po ka sa may kanto ng dalawang square. Yan! Yung mga professional photographer. Oh, sabi, ano pala dito? Muy-muy. Mga cross? Butete. Tsaka muy-muy. Muy-muy. Anong tawag dyan? Kataba yan? Kataba. Pinapakain sa ano? Arwana. Ah, yung ipis, di ba? Arwana yung mga ano. Parang hindi pa ako nakita ng ipis. Alam ko lang na pwede yung ipis, pero hindi pa ako nakita. At saka butike. Ang hirap manguli ng butiki. Oo, oh, kasi pag nahawakan mo yung bandot nun, mapuputol eh. Pwede nga sanang alagaan yung mga bubuli eh. Kaso nakakatakot eh. Oo, takot doon. Yung bubuli? Oo. Ano oras na dyan? 9:40. Bati na tayo ng 10. Uy, saan limusot niyang mga yan? Oo, ano? Ayun o, open. Baka may daan na dito. Wala. Pa Eco Park. Eco Park. Kore malayo yun eh. Palamesa Dam dun sa atin. So ito mga to. Namatay na yung tiga. Oh, isa to lang. Oh, at least hindi na yun masyado mga kapit. Ito ba ako malaglag yung sapatos mo? Hawak tali. Takot ka ba sa heights? Ha? Takot ka sa heights? Medyo. Anyway, ayan. Palabas na kami ulit dito sa may dam.
Shit, delikado. Kung titingnan mo dito yung square, no? Akala mo ano lang, no? Parang mesa na ano, pag dilapid. Ang laki. Tapos pag nandun ka, ang lalaki pala. Oo. No? Partida pa yun, chong. Nakaslick pa ako. Ayan, ayan, ayan. Dito magkakaalaman. Kaya ba ng slick at one by yung mga mabatong madulas na ganito? Kaya naman. Madulas lang yung gunong ko. Nag-skid. Nice. Yes. Okay, hindi na kami ulit sa labas. Parang kailangan natin kumain. Gutom na ako. Gutom na rin ako eh. Oo. Few moments later. Paglabas namin ng Bustos Eco Park, kumain lang kami dun sa tapat ng silog para may energy na kami ulit. Medyo tirik na yung araw, init na. So ngayon, itong way na gagawin namin, palabas na to ng ano dyan? Norsagaray. Norsagaray. Though malayo pa yun. Ano ito yung way? Mga 20 pa. Ilan? 20. 20? Oo. Tapos Norsagaray from Fairview? Mga... 30? Oo, ata. Oo, kasi 50-50 yun eh. Ayan, somewhere yung anggap na kami ngayon. Masakit yung kaliwang pa tuhod ko, pre. Ang pumipidal ko nga kanan, ang pumipidal ko ngayon. Ay, tuhod mo? Dito, may masakit na ano. Kaya mo pa? Kaya ni. Kaya yung nagpipidal yung kanan ko lang. Alalay lang yung... Ah, alalay na isa. Hindi ko ma... Basta pag sa, ano, sabihin mo lang. Oo. Ayun ko tayo. Hirap ako nito mamaya pag ahon, tas ganito yung sitwasyon ko. Oo nga, maraming ahon pa naman. So ayan, masakit yung... tuhod niya. Kanina lang daw. Ay, hindi namin alam kung... anong naging cause nung masakit niyang tuhod. Alam mo, feeling ko dahil mababa yung upuan mo nung start. Siguro. Yun yun eh. Siguro. Napuwersa. Siguro. So yan, ba nagpahinga kami ng saglit doon. Kasi sumakit yung tuhod niya talaga. Ngayon, recover ng konti. Pero, baka ang mangyari, pag nakakita kami ng bus station pala, gagamit ko siya ng pinagbabawal na technique kasi siyempre, hindi namin alam kung ano yung sa tuhod niya. Baka lumala. Pero malamang, naipit na muscle lang yan. Saka yung maling seat post height kanina. Sobrang baba kasi kanina. Nakwera sa siguro. 12 seconds later. Hi, mga viewers! Grabe ka. Sa yun siya nang di kinaya. Palihimo po ko kanina yung umpisa eh. Oo. Na-realize ko lang nung... na mali pala, pandang-tandang Sorno, Valenzuela, nakita rin natin. Ayan mo na! Okay lang yan. Okay lang, paano mo ngayon kakarga? Not the best. Yan! Tapos naiwan yung harap na gulong, no? Ingat ka man, ha? Thank you. Ingat. So... Hindi namin siya binudol ha, nagkataon lang talaga, hindi namin siya binudol. So ayan, lalarga na. So gumamit siya ng pinagbabawal na technique. Pero okay lang yan, ganun talaga eh. May mga instances na ganun. Sige dyan, mauna ka na. Makakaratrat ka na. Okay, normal pace ka na. Grabe na init. Tignan mo yung shadow ni dyan, no? Nasa tuktok nga, ibig sabihin halos alas 12 na. Halos kapantayin nga ng sabi. Hindi ka mapatid, hindi
papasok din papunta ng palabas na ng ano, San Miguel. Ang init, mga beshi cakes. Oo, oh, dami naliligo oh. Na tayo minto, diretso na. Tayo naliligo oh. Dami ka. Ayun oh. May mga tuldok doon, puro naliligo. Para mas maganda siya nung nakita natin nung una. Oo. Puro green. Tsaka walang tao. Kasi dun sa bandang dulo may mga naliligo. Mata. Oo. Nagbabadya ang ulan ah. Ha? Nagbabadya. Kaya nga eh. Parang uulan, ang lakas ng hangin eh. Sana ganyan lang. Oo, na ganyan nga lang. Pero duda ako eh, parang may kasamang tubig yan eh. Yan, nasan dito na kami sa may pamosong kalaba. Yung barangay Bitungol. So palabas na tayo ng oras sa garay. So yan na pala yung Star Mall. Medyo malayo pa pala sa oras sa garay na arko to. So yan na yung Skyline Hospital. Yung nag-loop kami ng Bulacan to Rizal. May daanan dyan, ipapasok dyan. Oh, tara, doon ulit. Ayan, ipapasok na yan. Hello. Hindi na kami papasok dyan kasi pag tara. Pumasok siya dyan, aawayin ko siya. Kaya ko pa sana, kaso init eh. Na-drain na yung powers ko eh. Much later. So, ayun na nga, nandito na kami sa SJDM ngayon. So, salamat po sa shirt. Anyway, kung gusto nyo gayahin yung route namin, lalagay ko yung Strava link sa description. Then ito yung magiging itsura niyan sa Strava. So, ano, tatapusin na namin to. So, ako nga pala si Nat. Umulan eh. Ito naman si John. Kasama namin si Hyman na... Gumamit na lang pinagbabawal na technique. Na nagpapala lang manatiling bike ng babang buhay para tuloy-tuloy lang ang pasok ng... Kaalaman! Hanggang sa muli, paalam!